ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Magic Plato dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Baga, Apo, magandang araw po sa inyong lahat. At may isa na naman tayong kwento tungkol sa isang pinggan. Kung paano ang kwento, ito ang ikwekwento ng inyong Lola Sela. Oh, kain lang kayo ng kain. Marami pa tayong mga pagkain dyan. May embutido pa at may ibang putahe. Ako, ang dami yung handa. Nako, happy birthday po. Ha, salamat. O, sige. Happy birthday. At titingnan ko ang ibang bisita doon. Kain lang kayo, ha? Ah, sige. At kukuha pa kami ng mga kakainin namin kapag naubusan namin itong kinakain namin na nilagay namin sa plato. Ah, mamaya. Magbaon na kayo ng marami. Talagang naganda kami para makakain tayong lahat. Salamat din sa pagpunta dito sa bahay. Hey, Luis! Bakit ka dito kumakain na? Bakit di ka pa pumunta doon sa labas, sa ibang tao? Okay na po ako dito, Yaya. Ayaw mo bang sumalo doon sa mga bisita, ha? Eh, nag-iisa ka dito eh. Okay na po ako dito. At isa pa, kapag maraming tao, wala akong ganang kumain. Pag dito, ginaganahan akong kumain. Isa pa, mas gusto ko pong kuhan, magkamay. Doon, hindi ako makapagkakamay dahil nahihiya ako. Eh, nugasan mo ba ang kamay mo bago ka kumain? Opo, yung mga kamay ko. Ay, hindi po pala. Nalimutan ko. Kasi gutom na ako. Eh, kailan ka ba matututo, anak ha? O? Kung magkakasakit ka yan. At saka isa pa, dahan-dahan ang pagsubo. Huwag namang ganyan. Ay nako, mabibilaukan ka niyan. Eh, tignan mo, ang daming nahulog. Nagkakalat ka pa, sayang. Yaya, masarap ang ganito kaysa nandun ako, gusto kong nagkakamay. Para malasahan kong kinakain ko. Tsaka malayo naman ako sa mga bisita, di po ba? Ay nako, tinuturuan kita ng tama. Opo. Ubusin mo lahat yan, ha? Oo po. Eh, huwag kang magsayang ng pagkain. Eh, di naman po, Yaya. Tingnan niyo po yung mga ibang bisita, oh. Di naman inuubos yung mga pagkain nila sa kanilang plato. Oh, di nasasayang din ang pagkain. Eh. Sayang. Eh, ikaw kasi. Takam na takam ka dyan sa kinakain mo. Oo po. Kumain kang mabuti. Pero huwag kang magsayang ng pagkain. Opo, Yaya. Uubusin ko lahat ito. Sarap. Eh, sige. Sarap talaga. Pupunta na ako doon sa labas, ha? Eh, dahil maraming bisita. Ubusin mo lahat ang mga yan. Opo, Yaya. Busog na busog na ako. Di ko naubos itong pagkain na nakuha ko. Dami pala at ang sarap. Naku, matutulog na ako nito. Ayoko na talagang matulog na busog na busog ako. Ayoko nang kumain dahil nabusog na ako.
Iiwan ko na lang dito. At pupunta na ako dun sa silid para magkapagpahinga at saka ako matutulog. Sarap talaga ng pagkain, oh. Sino ang nagsabi na pagbawalan ang anak ko na kumain, ha? Alam niyo, Papa. Sabi pa ni Yaya Miding, ang kun, magkamay daw ako ng kun, yung pagkain. Ibig sabihin, walang pinag-aralan kapag nagkamay daw ako. Anong ibig mong sabihin, Yaya Miding, na ang anak ko na porkit di nagkutsara, wala nang pinag-aralan? Abay, iba ata ang tapos ng dila nyo, Yaya Miding. Eh, di naman po, sir. Tinuturoan ko lang po ng tama ang anak ninyo. Oo nga naman. Kasi itong anak mo ay pasaway. Eh, kasi po, itong si Luis, di po talaga siya naghugas ng kamay bago kumain. At alam niyo, Papa, alam niyo ba na ako ang magtatrabaho at pinaghugas niya ako ng plato? Di ba mali yun, Pa? Aba, siya pa pala ang pinaghuhugas mo ng pinggan. Eh, may di tama. Bata pa yan. Ano nung gagawin mo kaya? Ha? Kumuha kami ng kasama dito? Baka di lang nagkaintindihan, mahal. Baka iba ang narinig ni Luis. Luis, ano ba? Ba't ka ba ganyan? Ano? Saan dadalhin yung pagkain? Di pa ako tapos. Bakit naalis mo na dito sa lamesa? Aba naman, may ugali ka din, oh. May pagkabastos ka din, Yaya. Ano ba? Hoy! Bumalik ka dito. Kinakausap pa kita. Ko, Papa, hindi ba bad yun? Eh, buti pa ang anak natin. Alam niyang tama't mali. Ah, sige, kaya na tayo. Siyempre, nasaktan yung tao. At kayo, tingnan nyo. Pinaiyak nyo si Yaya. Ano bang klaseng pag-ugali yan? Pinagsasabihin ko lang. Ayun, biglang umalis. Yaya, di naman ba kayo magpapaawat? Pasensya na po talaga. Kung gusto nyo, dadagdagan ko po ang sahod nyo. Basta manatili lang kayo dito. Wala namang problema po sa pera, ma'am. Eh, kundi sa ugali ng asawa at anak ninyo. Mas mabuti na pong ganito para wala na pong gulo. Pero Yaya, sayang naman nyo 5 taon na pinanatili mo nyo dito sa bahay. Nagsilbi po kayo ng matagal na panahon dito sa amin. Tapos, alis po kayo bigla. Huwag na po kayong umalis. Di ko na po kayang ugali ng asawa ninyo at anak ninyo, ma'am. Eh, sa totoo lang, hirap na ako sa ginagawa nila sa akin. Kahit di ko ginagawa at sinabi, eh nagsusumbong ang anak nyo. Eh, tinitiis ko lahat yun. Ginagawa akong sinungaling ng anak nyo. Pero kung ganito naman na mas okay na po na aalis na lamang po ako dito sa bahay nyo. Baka balang araw, eh sabihin na sinasaktan ko na ang anak ninyo kahit naman hindi. Yaya, alam ko naman na mabait kayo at mapagkakatiwalaan ko. Alam ko hindi kayo ganun. Alam ko po na naniniwala kayo sa akin. Pero si Sir, eh, wala po siyang tiwala sa akin, eh. Lahat ng sinasabi ni Luis, kahit hindi totoo, ay naniniwala po siya.
at masakit po yun sa akin. Yaya, pagsasabihin ko po ang asawa ko at kakausapin ko po, pati si Luis. Please, Yaya, wag mo kaming iwan. Huwag ka munang umalis. Ay, aalis na po talaga ako, ma'am. Tuta naman, mahabang panahon na rin ang pagsisilbi ko sa inyo. Kaya sana maintindihan ninyo kung aalis na po ako. Hindi ko na po talaga kaya ang ugali ng inyong asawa at anak. Umalis na pala yung yaya natin. Yung katulog na pangit ang ugali. Dahil sa inyo umalis siya. At dahil sa ugali ninyo sa kanya. Ama naman. Kasalanan pa ba namin yun? Eh, siya ang mali. Bakit niya pagsasabihan ng ganun ng ating anak? Sige nga. Mali naman talaga kayo ng anak natin. Mali kayo sa pagtrato niyo sa kanya. Mas mabuti na yung wala na dito yun. Kasi sakit lang ng ulo natin. Humanap ko na lang ng iba. Pag humanap ako ng iba, please lang naman, huwag niyo siyang tratuhin ng di maganda. Klaseng pagkain to. Ang pangit ng lasa. Pasensya na. Kasi kanina nagmamadali ako. Oras na kasi ng pagsundo ko kay Luis. Kaya di ko napansin na di ko nalagyan ng asin. Pasensya na. Akala ko ba naghahanap ka na ng bagong katulong? Bakit wala pa? Nagpunta na ako sa agency. At kumukuha, di pa daw kasi dumating yung katulong na ibibigay nila sa atin. O ayan, ang bimpo. Punas ka ng kamay mo. Ayoko na po. Ma? Tatayo na po ako. Eh, ano pa? Hindi ka pa tapos kumain ah. Tapos na po akong kumain, ma. Di mo naman naubos ang pagkain mo, anak. Nagsasayang ka ng pagkain. Busog na po ko eh, kaya ayoko na po. Huwag ka kasing kumuha ng di mo kayang kainin. Nasasayang lang. Huwag kang aalis dyan. Ikaw ang maglilinis ng lamesa at maghuhungkas ng pinggan, okay? Mama naman, ang paghuhugasin nyo ng pinggan, tama ba yun, ma? Oo, ikaw talaga ang maghuhugas. Ang laki mo na at dapat kang matuto. Pero mama... Wala nang pero-pero. Basta ikaw ang maghuhugas ng pinggan na pinagkainan natin. Malaki ka na... Kaya dapat mo alamin ang gawain dito sa bahay. Alalahanin mo, ikaw ang dahilan ng pag-alis ni Yaya dito. Kaya ikaw ang tutulong sa akin dito sa mga gawaing bahay, ah? Huwag ka nang magreklamo. Nakakasuya naman, oo. Kaya laki kong tao eh, ganitong ginagawa ko pag hugasin ako ng pinggan. Bakit pa kasi umalis-alis yung mga matandang yun? Bakit pa kasi umalis? Asar talaga. Dami-dami pang sinabi si mama. Matuto kong mag-hugas, sabi niya, dapat ganito, ganyan, dapat malaki, ganyan, puro utos, utos, utos. Nakakasuyo talaga si mama, oo. Nakakainis. Music.
narinig ko na nabasag. Mama, sorry po. Nabasag ko po yung plato eh. Kasi po, nadulas sa kamay ko. Naksidente pong nadulas sa kamay ko. Ay, po. Ay, naku naman anak. Dapat kasi nag-iingat ka. Nasaktan ka ba, anak? Hindi po, mama. Pero, muntikan na po. Oh, sige, sige. Doon ka na kasi. At ako na ang gagawa dyan. Ako na ang bahala dito. Okay na. Sige, doon ka na. Thank you po, ma. Naku, effective yung naisip kong paraan, oh. Ha? Yun, hindi na ako pag-uugasin ng pinggan. Nakalibre ako sa pag-uugas. Ayos. Sige na. Doon ka na. Baka mamaya, matusok ka pa ng bubog. Halika, Inday. Tuloy ka. Halika rito. Salamat po, ma'am. Ayun pa lang, anak ko. Ipapakilala kita sa kanya. Luis, anak. Ito si Inday, bago nating kasambahay. All around siya at marunong siyang magluto. Ala naman, kapuging bata. Kumusta ka na, Luis? Nako, pasensya ka na, Inday. Mahiyain kasi ang anak ko. Sigurado ako na magkakasundo kayong dalawa. Ma'am, isang tanong lang po, no? Ma'am, anong nangyari doon sa isa ninyong katulong? Nagkasakit siya, yung nanay niya, kaya kinailangan niya na umuwi sa kanila, sa probinsya. Kawa naman kasi, kaya pinauwi ko. Eh, kukuha kasi, pinalaya siya. Salbahe kasi siya eh. Ay nako, huwag kang magpapaniwala dito sa batang ito, ha? Laging nagbibiro yan. Medyo mahiling manluko ito eh. Binibiro ka lang. Hindi, totoo yung sinasabi ko. Okay lang po, ma'am. Talagang ganyan po ang bata. Sanay naman po ako sa mga batang tahimik, pero mapagbiro. Alam niyo, ang mga batang ganun, cute. Mabuti naman kung ganun, Inday. Luis, doon ka na sa room mo. At magbasa ka ng libro. May pag-uusapan kami ni Inday, ha? Inday, halika. Para yung kailangan nating ayusin natin. Halika, sumunod ka sa akin. Opo, ma'am. Thank you po. Susunod na po ako. Ay, gutom na ako. Ipagkain mo naman ako pagkain, oh. Teka sandali. At ayusin ko lang. To, pinapatapos sa akin ng nanay mo eh. Ako, huwag mo nang unahin yan. Gutom na ako. Ano ba? Ano ba yung mga plato na yan? Dami-dami naman, oh. Sabi kasi ng mama mo, nabasag mo kasi yung mga plato nyo. Kunti na lang ang natira. Kaya bumili ng bago ang mama mo. Ayan. Kaya bumili siya. Pinapahugasan sa akin. Huwag kang aalis dyan, ha? At may kukunin lamang ako sa silid ko. Okay. Dyan ka lang. Okay. Ano kaya yun? Jaran! Ayan. Bigay ko yan sa'yo. Ha? Para sa'yo yan. Ano ito? Tingnan mo. Buksan mo. Para makita mo. Buksan nga ito. Plato? Oo, plato yan. Plato lang pala. Pinahirapan mo akong pinagbukas nito. Plato lang pala ang laman.
Tanggapin kaya ni Luis ang regalo ni Inday sa kanya? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Magic Plato dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.